Marshall Peak, Kabanata 2349, Fluong Timepil. Si Yehen ay nasa dulo na ng kanyang buhay, at ang huling labanan ay nagpulalo sa kanyang pisikal na kondisyon, kaya ang kanyang sinabi ay hindi isang kasinungalingan. Kung makakalagpas siya sa mga tanikala at makakapasok sa Emperor Realm bago siya mamatay, natural na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang habang buhay. Sa oras na iyon, tataas din ang kanyang buhay, ngunit kung hindi siya makalusot, maaari lamang siyang bumalik sa lupa. Sa ngayon, kinasusuklaman lang niya ang oras na iyon ay hindi siya hinintay. Gayunpaman, hindi niya masisisi ang iba dahil dito at napabuntong hininga na lamang siya sa sarili niyang malas. Kung nakilala niya si Yang Kai ilang taon na ang nakaraan, marahil ay isa na siyang emperor sa ngayon. Pinitik ni Yang Kai ang kanyang palad at inilabas ang isang jade box, dahan-dahang itinulak ito sa harap ni Yehen. Ang spirit pill na ito ay maaaring makatulong sa sect master Ye. Ay. Tumingin si Yehen kay Yang Kai nang may kaw na hinala, hindi alam kung bakit bigla siyang kumuha ng spirit pill para sa kanya, ngunit halatang alam niya na si Yang Kai ay isang alchemist, kaya hindi siya naglakas loob na magpabaya at mabilis itong kinuha at binuksan ang jade box. Sa loob ng jade box, mayroong isang longan-sized na spirit pill na may hindi maipaliwanag na halo na umaagos sa paligid nito. Isang masarap na halimuyak ang nananatili sa dulo ng ilong ni Yehen. Naamoy ang halimuyak na ito ng tableta, natigil ang ekspresyon ni Yehen habang hindi maipaliwanag na naramdaman niya na siya ay naging mas bata. Hindi niya sinasadyang sumigaw, "Young Master Yang, anong uri ng tableta ito?" Bagamat hindi pa niya nakita ang ganitong uri ng spirit pill, ang halimuyak lamang ng tableta ay sapat na upang makaramdam siya ng ganito, kaya talagang kakaiba ang spirit pill na ito. Higit pa rito, maaari pang ang pinuhin ni Yang Kai ang isang heaven-defying treasure tulad ng extraordinary treasure pill, kaya paano magiging masama ang kanyang kakayahan? Siguro kung narinig na ba ni Sect Master Ye ang Fluong Time Great Emperor Pill. Hindi nagmamadaling tanong ni Yang Kai. The Fluong Time Great Emperor Pill. Itinaas ni Yehen ang kanyang kilay, nanginginig ang kanyang katawan habang sumisigaw. Ito ang Fluong Time Great Emperor Pill. Tiningnan ni Yang Kai ang kanyang reaksyon. Malinaw, alam niya ang tungkol sa Fluong Time Great Emperor Pill. Sa loob ng Star Boundary, maraming mga kayamanan na maaaring magpahaba ng buhay ng isang tao, ngunit lahat ng mga ito ay maalamat at extinct. Hindi pa banggitin si Yehen, na nasa Third Order Dao Source Realm, kahit ang mga nasa Emperor Realm ay hindi nakuha ang mga ito. Alam ni Yehen na malapit na siyang mamatay at naisip niyang hanapin ang mga tabletang ito na nagpapahaba ng buhay. Gayunpaman, walang mga pahiwatig tungkol sa mga bagay na ito. Kahit na may mga pahiwatig, hindi nakasalalay kay Yehen na hanapin sila. Marami na mula sa Emperor Realm ang nagpunta na para ipaglaban ito. Sa makatuwid, si Yehen ay nagbitiw sa kanyang sarili sa kanyang kapalaran. Sa panahong ito, siya ay nag-iisa upang maunawaan ang secret arts at secret techniques na nawala at nabawi niya, umaasang makakalagpas sa kanyang mga tanikala at maging isang emperador bago siya mamatay sa katandaan. Kahit na hindi siya makalusot, gusto niyang mag-iwan ng ilang insight para kay Ye Jinghan para hindi na siya lumihis. Ngunit sa sandaling ito, mayroong Fluong Time Great Emperor Pill sa harap ni Yehen. Mayroon siyang detalyadong pag-unawa sa kung anong uri ng mga tabletas ang maaaring magpahaba ng buhay ng isang tao sa Astral Boundary, kaya natural niyang alam ang mga epekto ng Fluong Time Great Emperor Pill. Mahigpit na nagsasalita, ang Fluong Time Great Emperor Pill ay walang epekto ng pagpapahaba ng buhay ng isang tao, dahil hindi nito nagawang mapataas ang habang buhay ng isang tao. Ang pangunahing epekto nito ay ang maging sanhi ng pagbabalik ng katawan ng taong kumonsumo nito ng ilang dekada. Sa madaling salita, pagkatapos ubusin itong Fluong Time Great Emperor Pill. Ang katawan ni Yehen ay babalik ng ilang dekada. Ito ay maaaring ituring bilang isang paraan ng pagpapahaba ng buhay sa disguise. Siyempre, nagkaroon ng malaking limitasyon sa regress na ito. Imposibleng tuluyan itong maalis ang mga sugat ng taong nakainom nito. Kung ito ay maaaring magdulot ng mga pinsala sa pagbabalik ng ilang dekada bago maalis, kung gayon ang mga epekto ng Fluong Time Great Emperor Pill ay magiging napakalalaban sa langit. Kung tungkol sa Fluong Time Great Emperor Pill na inilabas ni Yang Kai, nagkaroon ito ng epekto ng hindi bababa sa 50 taon. Hindi lang makapaniwala si Yehen na makakatagpo siya ng napakagandang bagay. Tulad ng pagrereklamo niya tungkol sa kung paano hindi siya hinintay ng oras at kung paano siya walang sapat na oras upang matupad ang kanyang mga ambisyon, binigyan siya ni Yang Kai ng Fluong Time Great Emperor Pill. Saglit na sabik siya kaya hindi niya napigilan ang sarili. Hindi niya pinaghihinalaan si Yang Kai. Ito ay dahil alam niyang nagpunta si Yang Kai sa Four Seasons Realm at sa Fluong Time Temple. Ang pangunahing sangkap ng Fluong Time Great Emperor Pill, ang Fluong Time Great Emperor Fruit, ay nagmula sa Fluong Time Temple. Malinaw na nakuha na ni Yang Kai ang Fluong Time Great Emperor Fruit dati, kaya naman nagawa niyang pinuhin ang Spirit Pill na ito. Kahit na ang mga epekto ng Fluong Time Great Emperor Pill na ito ay tumagal lamang ng ilang dekada, para sa kasalukuyang Yehen,
Ang spirit pill na ito ang pinakamahusay na spirit pill sa mundo. Kahit na kailangan niyang isuko ang lahat ng mayroon siya, handa siyang bilhin ito. Gayunpaman, direktang ibinigay ito ni Yang Kai sa kanya. Hindi ba ito ang tinatawag na napapanahong tulong? Sa Fluong Time Great Emperor Pill na ito, ano ang kailangan niyang alalahanin? Kailangan lang niyang pumasok sa pag-iisa sa loob ng ilang taon at pagkatapos ay pumasok sa Emperor Realm. Bukod dito, siya ay 90% sigurado na siya ay magtatagumpay. Isang magandang kinabukasan ang dahan-daang nagbubukas sa kanyang harapan, at halos nakikita na niya ang sandaling pinangunahan niya ang Thousand Leaves sect sa dating kaluwalhatian nito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nasa sabik, dahan-dahang kumalma si Yehen. Pagkatapos tumayo, yumuko siya ng malalim kay Yang Kai. Paulit-ulit na nakatanggap si Yehen ng malaking kabaitan mula kay Young Master Yang at hindi niya ito kayang suklian. Sinusumpa ni Yehen na ituturing ni Yehen at Thousand Leaves sect si Young Master Yang bilang matalik nating kaibigan. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan sa hinaharap, hindi tatanggi si Yehen. Kung lalabagan ko ang sumpa na ito, si Yehen at ang mga inapo ng Ye family ay mamumulto ng mga pusong demonyo at masusunog hanggang sa mamatay. Ginawa ni Yehen ang panunumpa na ito ng napakabilis at determinado, nang walang kaunting pag-aalinlangan. Bago pa makapag-react si Yang Kai, natapos na ni Yehen ang panunumpa. Sa susunod na sandali, isang hindi nakikitang puwersa ang tila bumuhos sa katawan ni Yehen, na binansagan ang kanyang knowledge sea. Natigilan sandali si Yang Kai, pagkatapos ay ngumiti ng mapait. Sect Master Ye, hindi na kailangang gawin ito. Malinaw niyang alam kung tungkol saan ang sumpa ni Yehen. Isa itong Great Heart Demon Oath, at isinumpa ito ni Yehen gamit ang sarili niyang Dao Foundation. Walang posibilidad na babalikan niya ito sa hinaharap, at kung lalabagan niya ito, talagang mumultuhin siya ng mga pusong demonyo at masusunog hanggang sa mamatay. Bukod dito, ang Great Heart Demon Oath na ito ay hindi lamang nauugnay sa kanya, kundi pati na rin kay Ye Jinghan at sa mga magiging ina po ng Ye family. Ang dahilan kung bakit kinuha ni Yang Kai ang Fluong Time Great Emperor Pill at ibinigay ito kay Yehen ay dahil narito si Chiyu at ang iba pa. Bagamat maaari nang gamitin ang Tianhao ng Thousand Leaves sect, ang pinakamalaking kahinaan ng Thousand Leaves sect ay wala silang Emperor Realm upang mga siwa sa kanila, kaya hindi maiiwasang maliitin sila ng iba. Mula sa pananaw ni Chiyu at ng iba pa, umaasa rin si Yang Kai na makakalusot si Yehen sa Emperor Realm at maprotektahan sila. Sa makatuwid, ginawang Fluong Time Great Emperor Pill ni Yang Kai ang Fluong Time Great Emperor Pill ilang araw na ang nakalipas at nagpasya siyang ibigay ito kay Yehen. Paano niya naisip na talagang gagantay si Yehen sa ganoong paraan? Dahan-dahang umiling si Yehen. Binigyan ni Young Master Yang ng bagong buhay ang aking Ye family at Thousand Leaves sect, kaya anong masama sa paggawa ng simpleng panunumpa? Makatitiyak ka, Young Master Yang, aalagaan ang matandang guro na ito si Chiyu at ang iba pa. Hindi ko hahayaang mawalan sila ng kahit isang buhok. Kung gayon, magpapasalamat ako kay Sect Master Ye ng maaga. Sa Great Heart Demon Oath ni Yehen, si Yang Kai ay ganap na gumaan. Alam niya na maliban kung ang Thousand Leaves Sect ay nawasak, si Chiyu at ang iba pa ay tiyak na hindi nasa anumang panganib. Sa kasalukuyang pundasyon ng Thousand Leaves Sect, maliban kung personal na kumilos ang mga nangungunang sect, walang sino man ang makakasira sa kanila. Siya nga pala, Sect Master Ye, may gusto sana akong itanong sa iyo. Biglang iniba ni Yang Kai ang topic. Sumagot si Yehen. Young Master Yang, huwag mag-atubiling sabihin ang iyong iniisip. Maaari ko bang tanungin kung gaano karaming sect master ang alam ninyo tungkol sa isang sekta na tinatawag na Neverworld sect? Makalipas ang 3 araw, umalis si Yang Kai mula sa Thousand Leaves sect. Matapos makuha ni Yehen ang Fluong Time Great Emperor Fruit, agad siyang napunta sa pag-iisa. Malamang na hindi siya makapaghintay na pinuhin ang mga epektong panggamot bago magpatuloy sa pag-unawa sa secret arts at secret techniques. Pinaalis ni Ye Jinghan, Chiyu at ng iba pa si Yang Kai, pinaalis siya ng 1,000 kilometro ang layo. Si Chiyu at ang iba ay likas na nag-aatubili na makipaghiwalay kay Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay muling nagkita sila sa Star Boundary, ngunit si Yang Kai ay malapit nang umalis muli. Gayunpaman, alam ng lahat na nag-aalala si Yang Kai kay Xiao Xiao, kaya hindi nila siya pinigilan, pinaalalahanan lamang siyang mag-ingat. Natural na iningatan ni Yang Kai ang payong ito sa isip. Sa ilang, huminto si Yang Kai, tumingin sa mga tao, at sinabing, "Lahat, bumalik, pupuntahan kita sa ibang araw." Makahulugang ngumisi si Guizhu. "Sect Master, kailangan mong maging maayos. Hihintayin ka naming lahat na magtatag ng isa pang sect sa Star Boundary. Kapag dumating ang oras na iyon, pupunta kaming lahat at tutulungan ka." Tumanggo si Yang Kai. Darating ang araw na iyon. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan si Chai Hu, isang masalimuot na tingin sa kanyang mukha. "Senior Chai Hu, gusto mo bang gawin ito, o dapat ko?" Parang wala sa sarili niyang tanong. Gayunpaman, walang nagpakita ng pagtataka sa kanilang mga mukha, na para bang alam nila ang ibig niyang sabihin.
Isang mahinang buntong hininga si Chai Hu bago sumagot. Hayaan mo akong gawin ito. Magkaroon ng ligtas na paglalakbay, Sectmaster Yang. Pagkatapos, magpapalom ako sa iyo dito. Siguradong magkikita pa tayo sa hinaharap. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao, bago tinawag ang kanyang bangkang kahoy at lumipad sa malayo. Sa sandaling ito, isang daloy ng liwanag ang biglang bumaril mula sa likod ng isang maliit na punso sa malapit. Nakabalot sa daloy ng liwanag na ito ang isang maselang figure. Sa isang sulyap, masasabing isa itong babae. Sa sandaling lumabas ang taong ito, iwinagayway niya ang isang mahabang espada sa kanyang kamay at sinaksak ito patungo kay Yang Kai habang sumisigaw, "Papatayin kita!" Sinulyapan siya ni Yang Kai ng walang malasakit, mahinang bomb antong hininga sa kanyang puso. Wala siyang balak na kumilos laban sa kanya. Ang taong umambos sa kanya dito at gustong patayin siya ng sorpresa ay si Luo Bing. Pagkatapos ng ilang buwan na hindi siya nakita, wala na kay Luo Bing ang kanyang dating kagandahan at kainosentehan. Ngayon, mukhang pagod na siya, malabo ang maganda niyang mga mata, at hindi matatag ang aura niya. Hindi na matangkad ang kanyang damit, at nababalot ng alikabok ang kanyang mukha. Halatang hindi siya naging masaya nitong mga nakaraang buwan. Siya ay anak ni Luo Jin, at si Luo Jin ay nakagawa ng maraming masamang bagay noong siya ang namamahala sa Sky Crane City. Ngayong patay na si Luo Jin, natural na gustong maghiganti ng mga taong nabuli sa Sky Crane City. Ngayong patay na si Luo Jin, natural na gusto nilang hanapin si Luo Bing. Sa kabutihang palad, si Luo Bing ay isang mabuting tao, at ang ilan sa mga bantay ng City Lord's Mansion ay tapat sa kanya, kaya pinrotektahan nila siya habang siya ay tumakas mula sa Sky Crane City. Gayunpaman, siya ay nagtatago sa lahat ng oras na ito, at hindi nagkaroon ng isang araw ng kapayapaan. Siya ay palaging maliit na prinsesa ng Sky Crane City, at sanay siyang mamuhay tulad ng isang prinsipe. Ngayong ang kanyang buhay ay biglang bumagsak mula sa langit patungo sa impyerno, siya ay nasa kawalan. Hindi alam ni Luo Bing kung saan niya narinig ang balitang namatay ang kanyang ama sa kamay ni Yang Kai, kaya nagtayo siya ng isang ambush dito para patayin si Yang Kai at ipaghiganti si Luo Jin. Gayunpaman, ang kanyang cultivation ay nasa First Order Origin King Realm lamang, habang si Yang Kai at ang kanyang mga kasama ay pawang mga cultivator ng Dao Source Realm, kaya't maramdaman nila ang kanyang aura sa sandaling dumating sila dito. Ang dahilan kung bakit walang nagturo nito ay dahil alam nilang lahat ang kanyang pagkatao. Ang liwanag ng espada ay maliwanag. Ngunit ang espada ni Luo Bing ay walang kahit kaititing na layuning pumatay. Madilim ang kanyang magagandang mata. Malinaw, alam niya na hindi makatotohanan para sa kanya na patayin si Yang Kai gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Nag-set up siya ng isang ambush dito para lang maghanap ng kamatayan, at umaasa siyang papatayin siya ni Yang Kai dahil sa galit. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na susulyapan lang siya ni Yang Kai at hindi siya papansinin. Martial Peak, Kabanata 2350, Marsh City. Ang malamig na longsword ay tumusok sa kalangitan at dumidiin pasulong, tulad ng malamig at matatag na puso ni Luo Bing. Ang kanyang espada ay nakatadhana na walang tumusok, dahil ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ni na Luo Bing at Yang Kai ay masyadong malaki. Habang nasa kalagitnaan pa siya, nawala na si Yang Kai sa bangkang kahoy. Isang matangkad at matipunong figure ang biglang lumitaw sa harap ni Luo Bing, nakatingin sa kanya ng may mahabagin at komplikadong tingin. Hindi nagawang bawiin ni Luo Bing ang kanyang espada sa oras, at tumagos ito sa dibdib ng matangkad at matipunong figure. Ang espada ay tumama ng 3 pulgada sa kanyang dibdib, dahilan upang tumalsik ang dugo kung saan-saan. Agad na natigilan si Luo Bing, at tinitigan niya ng walang laman ang matangkad at matipunong figure. Siya ay sumigaw ng hindi sinasadya, "Brother Chai." Ang taong biglang humarang sa kanyang daanan at hinayaan ang longsword na tumagos sa kanyang dibdib ay talagang si Chai. Sa cultivation ni Chai Hu sa First Order Dao Source Realm, naging madali para sa kanya na iwasan ang espadang ito. Kahit na ayaw niyang umiwas, madali niya itong naharang sa pamamagitan ng pag-circulate ng kanyang source energy. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon, at sa halip ay pinayagan si Luo Bing na ilabas ang kanyang galit. Si Luo Bing, na determinadong mamatay, sa wakas ay nataranta. Siya ay pumunta dito upang tambangan at maglunsad ng isang palihim na pag-atake, na walang balak na bumalik ng buhay. Kahit na hindi niya mapatay si Yang Kai, mamamatay pa rin siya sa kamay ni Yang Kai at makakasamang muli ang kanyang ama sa Netherworld. Pumunta siya rito na may determinasyong mamatay, ngunit nasaktan niya si Chai Hu sa proseso. Ang dibdib ni Chai Hu ay mabilis na tininan ng pula, na naging dahilan upang lumaki ang mga balintataw ni Luo Bing. Tila tinakpan ng pamumula ang lahat ng liwanag sa kanyang harapan, pinupuno ang kanyang buong mundo ng isang nakakatakot na pulang ilaw ng dugo. Ang malaking epekto sa pag-iisip ay naging dahilan upang lumambot ang maselang katawan ni Luo Bing, at halos mahulog siya sa lupa. Iniunat ni Chai Hu ang kanyang kamay para alalayan siya. Hindi lang iyon, hinawakan niya rin ang mga braso niya. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong hinayla palapit sa kanya. Si Luo Bing ay walang lakas na lumaban.
Hindi mahalaga kung siya ay kinalagkad ni Chai Ho, ngunit ang matalim na espada sa kanyang kamay ay nananatili pa rin sa dibdib ni Chai Ho. Ngayong gumalaw na siya, ang matalim na espada ay nakatusok pa sa dibdib niya. Chi chi chi. Ang tunog ng metal na pagkuskus sa laman ay nakakatalim, at ang mahabang espada ay tumagos sa kanyang dibdib sa isang kisap mata. Ang magandang mukha ni Luo Bing ay agad na namutla. Napasigaw siya sa gulat, "Brother Chai, anong ginagawa mo? Bilis tumigil ka." Gayunpaman, kahit anong sigaw niya, hindi kumikibo si Chai Ho. Ang mga ekspresyon ni Chi Yu at ng iba pa ay nagbago ng husto, dahil hindi nila inaasahan na gagawin talaga ni Chai Ho ang ganoong bagay. Sa oras na natauhan na sila, hinailan na ni Chai Ho si Luo Bing sa kanyang dibdib at mamulong sa kanyang tainga, "Pinatay ni Yang Master Yang ang iyong ama, kaya babayaran ko siya para sa kanya. Hindi mo siya inaatake, tumigil ka, ayoko nang maghayganti, ayoko nang maghayganti sa kanya. Bitawan mo ako, Brother Chai." Napaluha si Luo Bing nang maramdaman niya ang init sa kanyang dibdib. Paanong hindi niya malalaman na ito ay dugo ni Chai Ho? Ang kanyang puso ay napuno ng pagsisisi sa sarili, dahil naramdaman niya na kung hindi niya pinalaki ang kanyang sarili at nagdulot ng kaguluhan dito, tiyak na hindi kikilos si Chai Ho sa ganoong paraan. Matagal na niyang hindi kilala si Chai Ho, at hindi sila pamilyar sa isa't isa. Gayunpaman, noong siya ay nasa kanyang pinakamahirap at mapanganib na sitwasyon, si Chai Ho ay bumaba mula sa langit at iniligtas siya mula sa kailaliman ng pagdurusa. Kahit na si Chai Ho ay may sariling makasariling motibo para iligtas siya, hindi pa rin makalimutan ni Luo Bing ang matangkad at kahangahangang figure na biglang lumitaw. Naantig ang kanyang damdamin sa sandaling iyon. Isang figure ang may tatak sa pinakamalambot na bahagi ng kanyang puso. Naglibot-libot siya nitong mga nakaraang buwan, at namiss niya ang pakiramdam ng kaligtasan. Ang kanyang damdamin ay parang lumang alak, na umaasim sa kanyang puso. Ang figure na nakabaon sa kanyang puso ay naging mas malinaw, at hindi niya ito maalis. Gayunpaman, nang makita siya muli, ang kanyang espada ay tumagos sa kanyang dibdib at lumabas sa kanyang katawan, na kinuha ang kalahati ng kanyang buhay. Mahigit 10 taon na siyang namuhay nang walang pakialam. Dahil ba ang lahat sa sakit na ito na nakakadurog ng puso? Kung iyon ang kaso, mas gugustuhin niyang mamuhay ng simple kaysa hayaan itong maging ligtas at maayos. "Mawala ka," galit na galit si Chiyo, at ikinawin niya ang kanyang kamay, pinalipad si Luo Bing. Si Guizhu at ang iba pa ay nagmamadaling sumulong upang suriin ang mga pinsala ni Chai Ho. Pagkalapag ni Luo Bing, wala siyang pakialam sa sarili niyang kalagayan, at sa halip ay sumugod siya sa Chai Ho. Ang kanyang magandang mukha ay natatakpan ng mga luha, at ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi sa sarili at pagsisisi. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahinga ng maluwag si Guizhu at sinabing, "Mabuti na lang at hindi nasugatan ang kanyang puso. Hindi ito masyadong seryoso." Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng tableta at itinapat sa bibig ni Chai Ho. Ang kanyang source chi ay nanginginig, pinalipad ang espada. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang kanyang source chi sa katawan ni Chai Ho upang matuno ang mga epekto ng tableta at pagalingin ang kanyang mga sugat. "Ibabalik ko muna siya para gamutin ang mga sugat niya," sabi ni Guizhu, bago niya binuhat si Chai Ho at lumipad sa direksyon ng Thousand Leaves Sect. Bago umalis, umubo ng mahina si Chai Ho at sinabing, "Huwag mong gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Siya ay may sariling mga paghihirap." Napabuntong hininga si Chiyo. "Ano ang problema? Hindi maipaliwanag ang pangyayari ngayong araw," ngunit bahagyang nakita ni Chiyo na may nangyayari sa pagitan ng kanyang fourth brother at ng Little Princess ng Sky Crane City. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis na ang lahat, at tanging si Chiyo lang ang nananatiling nakatayo sa kanyang orihinal na lugar na may nakakunot na noo sa kanyang mukha. Para kay Luo Bing, siya ay kalahating nakaluhod sa lupa, nakatingin sa direksyon na iniwan ni Chai Ho. Siya ay umiyak ng mapait at bamulong. "Hindi ako maghihiganti, Brother Chai, huwag kang mamatay." Paulit-ulit niyang inuulit ang pangungusap na ito, habang ang kanyang mga luha ay bumagsak na parang mga perlas mula sa isang silang kwintas. Gayunpaman, nakalimutan niyang nasa malayo na si Chai Ho at hindi siya naririnig. Nang makita siyang ganito, hindi mapigilan ni Chiyo na makiramay sa kanya, at sinabi niya sa malalim na boses, "Hindi siya mamamatay. Hindi siya nasugatan ng iyong espada." Nang marinig ito, biglang itinaas ni Luo Bing ang kanyang ulo at tumingin kay Chiyo. Umiyak siya na parang may mabigat na pasanin na tinanggal sa kanyang mga balikat. "Salamat, salamat." Habang nagsasalita siya, pinagdikit niya ang mga palad niya at humarap sa langit. Pinaikit niya ang maganda niyang mga mata at hinayaang tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. "Mag-isa ka na ngayon," sabi ni Chiyo, bago kumurap-kurap ang kanyang anyo at sinundan niya ang karamihan. Naiwang mag-isa si Luo Bing, na nagdarasal ng may pag-iingat, habang napuno ng malungkot ngunit magandang pakiramdam ang ilang. Makalipas ang isang buwan, dumating si Yang Kai sa isang lungsod na tinatawag na Marsh City. Ang lungsod na ito ay matatagpuan sa hangganan ng Southern Territory at hindi malayo sa Eastern Territory.
Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ay dahil gusto niyang pumunta sa Netherworld sect at hanapin si Yin Le Sheng para magtanong tungkol kay Xiao Xiao. Ayon sa kanyang hula, pagkalabas ni Xiao Xiao sa Starlight Corridor, malaki ang posibilidad na mapunta siya kay Yin Le Sheng. Kung paano magtanong tungkol sa kanya, si Yang Kai ay maaari lamang kumilos ayon sa sitwasyon. Hindi niya direktang mahanap si Yin Le Sheng. Kung tutusin, may awayan pa rin silang dalawa, at alam naman ng kabilang partido na may pinanggagalingan siya ng mga bituin. Ang Netherworld sect ay isang malakas na puwersa sa Eastern Territory at tiyak na isang sect na maaaring makipagbalikat sa Asher Sun Temple. Ang impormasyong ito ay ibinigay sa kanya ni Yehen. Sinabi rin sa kanya ni Yehen na sa buong Star Boundary, ang Southern Territory ay may pinakamaliit na materyales sa pagtatanim at ang world energy doon ay medyo manipis. Sa makatuwid, ang kabuuang antas ng cultivator ay medyo mababa. Gayunpaman, sa iba pang tatlong teritoryo, ang kabuuang antas ng cultivator ay mas mataas kaysa sa Southern Territory. Sa Eastern Territory, tiyak na mayroong hindi bababa sa 10 makapangyarihang sekta tulad ng Netherworld sect, ngunit mayroon lamang 4 sa Southern Territory na nagpakita ng agwat. Ang silangang teritoryo ay mayroon ding isang sekta sa antas ng Panginoon. Ang 10 dakilang emperador, ang dakilang emperador ng Seren Soul, na itinatag ng Seren Soul Palace, ay nasa Eastern Territory. Nagkaroon pa nga ng chismis na ang sikat na Spirit Beast Island at Dragon Island ay parehong matatagpuan sa East Sea. Gayunpaman, walang makakapag-verify kung ito ay totoo o hindi. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang mythical islands na ito ay masyadong mailap para sa mga ordinaryong martial artist. Tila sa ilalim ng impluensya ng mga Great Emperor ng matahimik na kaluluwa, maraming mga sekta at cultivator sa Eastern Territory ang nagsagawa ng ilang masasamang sining ng lihim. Halimbawa, ang Netherworld sect ay isa sa kanila. Sa katuwid, ang kapaligiran ng paglilinang sa buong Eastern Territory ay ganap na naiiba mula sa Southern Territory. Kapag naglalakad sa Eastern Territory, kailangang maging maingat sa lahat ng dako. Walang sinasabi kung kailan makakatagpo ang mga masasamang tao na gustong kumitil ng buhay. Sa buwang ito, dumaan si Yang Kai sa maraming lungsod at gumamit ng mga space array sa mga lungsod na iyon. Kung hindi, imposibleng maabot niya ang Marsh City sa hangganan ng Southern Territory sa loob ng isang buwan. Sa kasalukuyang bilis at cultivation ni Yang Kai, maaaring hindi siya makarating dito kahit na lumipad siya ng ilang dekada. Ang lawak ng Astral Boundary ay lampas sa kanyang imahinasyon. Pagkarating sa Marsh City, hindi nagmamadali si Yang Kai na pumasok sa Eastern Territory. Sa halip, una siyang nakahanap ng isang inn na matutuluyan. Dahil ito ang hangganan sa pagitan ng Eastern Territory at Southern Territory, hindi lamang makikita ang cultivator mula sa Southern Territory, kundi pati na rin ang maraming cultivator mula sa Eastern Territory. Siya ay nanatili dito upang magtanong tungkol sa pangkalahatang sitwasyon ng Eastern Territory, lalo na ang sitwasyon ng Netherworld sect. Ito ay upang pigilan siya sa pagpasok ng padalos-dalos sa Eastern Territory. Sa mga kalye ng Marsh City, marami sa mga cultivator na naglalakad sa tabi ng batis ay nagpakita ng isang hindi sumusuko, masama, at walang awa na aura. Maging ang kanilang hitsura ay mabangis at nakakatakot. Sa isang sulyap, masasabi na sila ay mula sa ilang mga sekta sa silangang teritoryo. Bukod dito, ang batas at kaayusan sa Marsh City ay lubhang magulo. Bagamat mayroong City Lord's Mansion at mga eksperto na nangangasiwa dito, si Yang Kai ay nakakita ng ilang away sa loob ng wala pang isang araw mula noong siya ay dumating, at kahit ilang tao ay namatay. Ito ay ganap na hindi maisip sa Maplewood City. Hindi banggitin ang Maplewood City, kahit na ang ilan sa iba pang mga lungsod sa Southern Territory ay hindi magkakaroon ng ganoong bagay na mangyayari. Nang sumiklab ang mga away na iyon, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang aura ng maraming eksperto na nakatago sa paligid, ngunit walang pumipigil sa kanila. Nang matapos ang mga labanan ay biglang lumitaw ang mga nakatagong eksperto na iyon at nahuli ang lahat ng mga mandirigma. Hinuberin nila ang space rings ng patay na cultivator at iniwan ang mga bangkay sa mga lansangan ng walang pakialam. Ang mga ekspertong ito ay halatang mula sa City Lord's Mansion. Kung titignan ang kanilang gawi, tila sabik na silang lumaban sa lungsod ang cultivator. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng dahilan para hulihin sila at pagkatapos ay kumita ng dagdag na pera para sa kanilang sarili. Walang intensyon si Yang Kai na magdulot ng gulo. Gusto niyang maghanap ng tea house o restaurant na matutuluyan ng ilang araw. Dahil ang mga lugar na ito ay puno ng lahat ng uri ng tao, nakakarinig siya ng ilang impormasyon na gusto niya. Pagkatapos magtanong-tanong, tumungo si Yang Kai sa pinakamalaking tea house sa Marsh City, ang Pleasant Pavilion Tea House. Hindi nagtagal, dumating si Yang Kai sa harap ng tea house. Sa pagtingin sa paligid, ang tea house na ito ay itinayo sa isang kahangahangang paraan. 5 palapag ang taas noon. Sa magulong lugar na ito kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay katumbas ng timbang sa ginto, ang may-ari ng tea house na ito ay dapat na may malakas na background, malamang na nauugnay sa City Lord's Mansion.
Pagkapasok na pagkapasok ni Yang Kai ay agad siyang sinalubong ng isang waiter na masiglang bumati sa kanya. Marshall Peak, Kabanata 2351. Hindi namatay. Nakahanap si Yang Kai ng upuan sa ikatlong palapag, nag-order ng isang caldero ng Good Spirit Tea, at tahimik na umupo doon, nakikinig sa mga pag-uusap ng mga panauhin sa tea house. Ang pagtatanim ng cultivator na pumunta dito para uminom ng tsaa ay hindi pantay, ngunit ang impormasyong hindi nila sinasadyang ibinunyag habang nakikipag-chat ay ang kailangan ni Yang Kai. Matapos umupo sa tea house sa halos buong araw, ang mga bisita sa tea house ay nagpalit ng batch, ngunit hindi gumalaw si Yang Kai. Talagang marami siyang nalaman na kapakipakinabang na impormasyon. Sa kasamaang palad, walang nagsasalita tungkol sa Netherworld Sect na naging dahilan upang siya ay medyo nabigo. Palihin niyang naramdaman na kung gusto niyang magtanong tungkol sa Netherworld Sect, malamang kailangan niyang pumasok muna sa Eastern Territory. Nang malapit nang umalis si Yang Kai, hindi kalayuan sa tapat ng kalye, isang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ang biglang lumabas, na tila bakas ng away. Nasanay na si Yang Kai dito. Magulo ang pampublikong seguridad ng Marsh City, at panapanahong sumiklab ang mga away. Para sa kanya, ayos lang hanggat hindi siya ginagalit ng mga ito. Ang pagbabago-bago ng enerhiya ay dumating at nawala ng mabilis. Hindi maliit ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig ng laban. Kaagad pagkatapos, isang magandang figure ang lumipad palabas sa isang tindahan ng gamot sa kabilang panig. Ang pigurang ito ay nagluwa ng isang subo ng dugo sa himpapawid at agad na bumagsak ng husto sa lupa, hindi makabangon sandali. Tila hindi magaan ang sugat. Isang kalbong lalaki ang nagmamadaling lumabas sa bilihan ng gamot at malakas na sumigaw. Murang babae, naglakas loob kang manggulo sa aking Endless Treasures Pavilion. Ito ay isang babala lamang. Kung may susunod pa, kukunin ko ang buo. Alis, agkatapos uminom, tiningnan ng malaking lalaki ang babaeng nahulog sa lupa nang may paghamak at naglakad pabalik sa tindahan. Nakita ng mga cultivator sa lansangan ang tagpong ito at tila sanay na sila. Walang nakiramay sa babaeng sugatan. Naramdaman na lang nila na grabe ang swerte ng babaeng ito, nangangahas na manggulo sa Endless Treasures Pavilion. Hindi lang niya alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Hindi intensyon ni Yang Kai na makialam sa negosyo ng ibang tao, ngunit nang bigla niyang sumulyap at nakitang malinaw ang hitsura ng babae, hindi niya maiwasang magulat. Si Yan Yun. Ang babaeng ito pala ay si Liu Xian Yun. Si Liu Xian Yun, na nagmula sa teritoryo ng Great Desolate Star tulad ni Yin Lesheng. Noon, siya at si Liu Xian Yun ay napilitang sumali sa Blue Feather Sect. Masasabing magkasama sila sa hirap at ginhawa, ngunit pagkatapos makatakas si Wu Mengshan, nagpakamatay siya, at naging malupit at marahas ang kanyang ugali. Natakot si Yang Kai na idawit niya si Liu Xian Yun, kaya nakipaghiwalay siya sa kanya pagkatapos tumakas mula sa Blue Feather Sect. Pagkaraan ng ilang taon, hindi niya inaasahang magkikita pa sila sa hangganan ng Southern Territory. Gayunpaman, tila wala sa magandang sitwasyon si Liu Xian Yun. Siya ay nasa First Order Dao Source Realm lamang, at ang kanyang aura ay hindi matatag. Obvious naman nakaka-advance pa lang niya hindi pa gaanong katagal. Katulad ni Chiyu at ng iba pa, ang Source Chi sa kanyang katawan ay hindi pa ganap na napagbagong loob. Isa pa, nasugatan siya ng kalbong lalaki kanina, kaya sobrang awa niya. Ang kanyang purong puting damit ay kinulayan ng pula ng dugo. Ang kanyang dibdib ay nakakaakit sa mata. Noong panahon niya sa Blue Feather Sect. Sinuportahan din nila ni Liu Xian Yun ang isa't isa at nabuo ang isang pagkakaibigan. Ngayong nakita niya itong binubuli, natural na hindi na makaupo si Yang Kai at walang magawa. Sa isang pag-iisip, tumalon si Yang Kai mula sa ikatlong palapag at bahagyang lumapag sa tabi ni Liu Xian Yun, inabot siya upang hilahin siya. Parang naramdaman na may umaatake sa kanya, hindi maiwasang magbago ang mukha ni Liu Xian Yun. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng hampas ng palad kay Yang Kai. Xian Yun, ako ito. Sigaw ni Yang Kai sa malalim na boses. Ang palad ni Liu Xian Yun ay huminto sa himpapawid. Ang kanyang malambot na katawan ay nanginginig habang nakatingin kay Yang Kai ng may pagtataka. Matapos makita ang mukha ni Yang Kai, ang kanyang magagandang mata ay namumulaklak sa pagkagulat at kagalakan habang siya ay sumigaw. Brother Yang, sabay na pumasok ang dalawa sa Blue Feather Sect. Bagamat napilitan sila, talagang sila ay brother at junior sister. Ngumiti si Yang Kai sa kanya at sinabing, ito ay isang maliit na mundo. Brother Yang, bakit nandito ka rin? Matapos makita si Yang Kai, tila nakalimutan ni Liu Xian Yun na siya ay nabuli lang at tuwang-tuwa, ang kanyang mukha ay kumikinang sa kamanghamanghang kinang. Makikita na ang kanyang kagalakan ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, nang walang kaunting pagkukunwari. Noong nasa Blue Feather Sect siya, inalagaan siya ni Yang Kai sa lahat ng posibleng paraan. Binigyan pa niya ito ng maraming source crystals na nakuha niya mula sa pagpino ng mga table tasks para sa iba. Sa kasamaang palad, mula nang humiwalay siya kay Yang Kai, hindi pa siya nakatagpo ng isang taong muling nag-traito sa kanya ng napakahusay.
Para kay Liu Xianyun, ang pinakamagagandang araw sa Star Boundary ay walang alinlangan na panahon niya sa Blue Feather Sect. Nadaanan ko lang. Habol tayo mamaya. Ano bang problema mo? Tanong ni Yang Kai. Saglit na kumislap ang magagandang mata ni Liu Xianyun bago siyang umiti at sinabing. Wala lang, brother. Humanap tayo ng mauupuan at mag-usap. Bahagyang sinabi ni Yang Kai. Paano ka magiging maayos pagkatapos mong bugbugin ng ganito? Wala lang talaga. Maliit na hindi pagkakaintindihan lang. Brother, hindi mo na kailangang pansinin. Giit ni Liu Xianyun. Halatang natatakot siya na masangkot sa kanyang bagay si Yang Kai, kaya gusto niyang panatilihin ang kapayapaan at ayaw niyang gawing big deal iyon. Medyo matagal na siyang nasa Marsh City, kaya natural na naiintindihan niya ang kaguluhan dito. Alam din niya kung sino ang nasa likod nitong Endless Treasures Pavilion. Si Yang Kai ay isa ring Third Order Origin King nang humiwalay ito sa kanya. Gaano man kahusay ang kakayahan ni Yang Kai, imposibleng makalusot siya ng ganoon kabilis. Ngayon, halos kapareho niya ang paglilinang sa kanya, kaya ang paggawa ng gulo dito ay katumbas ng panliligaw sa kamatayan. Habang nagsasalita, hinawakan niya ang braso ni Yang Kai, gustong ilayo siya sa magulong lugar na ito. Hindi natin nagsi Yang Kai at matatag na nakatayo doon. Kung naaalala mo pa ito brother, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Ang walang kwentang Endless Treasures Pavilion ay wala sa paningin ng brother na ito. Hindi siya puro kalokohan lang. Noong umiinom siya ng tsaa sa tea house kanina lang ay may narinig siyang impormasyon. Mayroon lamang isang Emperor Realm Master sa Marsh City, at iyon ay ang City Lord ng Emperor Realm. Isa lamang siyang First Order Emperor Realm Master, kaya talagang hindi niya kailangang matakot sa ganoong cultivator. Kahit sino pa ang nasa likod ng Endless Treasures Pavilion na ito, hindi ito maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa City Lord. Sa kanyang kasalukuyang lakas, tiyak na makakapagpalitan siya ng suntok sa isang First Order Emperor Realm Master, hindi pa banggitin sina Liu Yan at Xiao Bai. Kung gagamitin ni Xiao Bai ang buong lakas nito, isa rin itong First Order Emperor Realm Master. Ayos lang kung hindi siya guluhin ng City Lord of Marsh City, pero kung gagawin niya talaga, hindi niya iisipin na baligtarin ang lungsod na ito. Si Liu Xianyun ay natigilan sa kinatatayuan habang nakatingin kay Yang Kai nang may pagtataka. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Yang Kai ang kanyang tiwala. Sa sandaling ito, gusto niyang suriin ang cultivation ni Yang Kai, ngunit nang wallisin niya ito gamit ang kanyang divine sense, nagulat siya nang makitang malabo ang aura sa katawan ni Yang Kai. Sa madaling salita, sa kanyang lakas, hindi niya matukoy ang lalim ni Yang Kai. Si Liu Xianyun ay ganap na natulala. Sa oras na iyon, nang maghiwalay sila ni Yang Kai, halos pareho ang kanilang mga cultivations, ngunit pagkatapos ng ilang taon na hindi nagkita, hindi man lang niya makita ang cultivation ni Yang Kai. Malinaw kung gaano kalaki ang pagitan ng dalawa. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng anumang padalos-dalos, ngunit kailangan ko pa rin tulungan kang ilabas ang iyong galit. Bahagyang umiti si Yang Kai. Itinikom ni Liu Xianyun ang kanyang mapupulang labi, alam na hindi niya makukumbansi si Yang Kai. Naantig siya, bamulong siya. Pumunta ako dito para magbenta ng isang bagay, ngunit ang presyo na inaalok ng Endless Treasures Pavilion ay masyadong mababa. Ayaw ko sanang ibenta, pero pinilit nila ako. Masyado nang malayo ang kanilang pupuntahan. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai habang nagtanong. Ano ang ibinibenta mo? Hindi ako sigurado. Ito ay isang espiritong bulaklak na nakuha ko nang hindi sinasadya. Si Liu Xianyun ay mukhang nahihiya. Ni hindi niya alam kung ano ang ibinibenta niya. Naramdaman na lang niya na masyadong mababa ang presyong inaalok ng Endless Treasures Pavilion, kaya ayaw niyang ibenta ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi ito ibabalik ng kabilang partido. Pagkatapos niyang makipagtalo sa kanila, talagang inatake nila siya at nasaktan. Anong presyo ang inaalok nila? 10,000 low rank source crystals. Mahinang sabi ni Liu Xianyun. Tumanggaw si Yang Kai at sinabing. Sumama ka sa akin. Pagkasabi nito, pinangunahan niya si Liu Xianyun sa Endless Treasures Pavilion. Sa sandaling makapasok ang dalawa sa Endless Treasures Pavilion, agad silang binati ng manservant na abala sa counter, ngunit nang makita niya si Liu Xianyun na sumusunod kay Yang Kai, biglang nawala ang magalang ng ngiti sa kanyang mukha at pinandilatan niya si Liu Xianyun. Malamig. Bakit nandito ka na naman, murang babae? Ang manservant ay mukhang isa lamang siyang First Order Origin King, ngunit kaharap ang isang First Order Dao Source Realm Master tulad ni Liu Xianyun, hindi niya naramdaman ang kahit kaytiting na pressure at sa halip ay direktang sinumpa siya. Malinaw, hindi niya inilagay si Liu Xianyun sa kanyang mga mata dahil sa kanyang background. Pagkatapos magmura, ngumiti siya ng masama kay Yang Kai at sinabing. Nagdala ka pa ng manliligaw dito. Mukhang hindi ka pa namatay. Pa. Sa sandaling bumaba ang boses ng manservant, sinampal siya ni Yang Kai. Ang agwat sa pagitan ng paglilinang ng manservant at ni Yang Kai ay hindi maliit, kaya paano niya maiiwasan ang sampal na ito? Hindi man lang niya nakita ang nangyayari bago siya nakaramdam ng matinding kirot sa pisngi at agad na lumipad sa ere.
Sa kalagitnaan ng hangin, umalingaw-ngaw ang isa pang sunod-sunod na tunog ng sampal habang patuloy siyang sinasampal ni Yang Kai. Sa unang tingin, ang manservant na ito ay isang bully na minamaliit ang iba, tinatawag silang murang babae at asawa, kaya paano siya mabibigyan ni Yang Kai ng magandang mukha? Isang dosenang sampal ang lumipad, at kahit hindi gaanong gumamit ng lakas si Yang Kai, sapat na iyon para mahilo ang kanyang kalaban. Nang bumagsak siya sa lupa, iniluwa niya ang isang bibig ng dugo, at ang lahat ng kanyang mga ngipin ay nalaglag. Sa sandaling kumilos si Yang Kai, nakita ito ng cultivator na naglalakad sa kalye sa harap ng Endless Treasures Pavilion at lahat sila ay biglang nanlaki ang kanilang mga mata at tumingin sa loob ng may pagtataka. Naisip nila, sino ang tanggang na ito? Ang lakas ng loob niyang saktan ang tao ng Endless Treasures Pavilion. Natatakot ako na hindi na niya makikita ang araw bukas. Likas sa tao na manood ng magandang palabas, napakaraming cultivator ang biglang lumitaw sa harap ng pinto ng Endless Treasures Pavilion, lahat sila ay nakatingin sa loob, gustong makita kung paano mamamatay si Yang Kai at ang iba pa. Napatulala din si Liu Xianyun. Bagamat kakasabi pa lang ni Yang Kai sa kanya na hindi niya inilagay ang Endless Treasures Pavilion sa kanyang mga mata, at alam niya na ang lakas ni Yang Kai ay tiyak na hindi karaniwan, hindi niya inasahan na may tatamaan si Yang Kai sa sandaling siya ay pumasok. Kung alam niya ito, hindi papasukin ni Liu Xianyun si Yang Kai anuman ang mangyari. Ang bagay na ito ay sumabog. Bagamat sinaktan lamang ni Yang Kai ang isang manservant na hindi makikita sa publiko, ang kabilang partido ay ang mukha ng Endless Treasures Pavilion kung tutuusin. Ang pagsampal ng higit sa isang dosenang beses sa publiko ay katumbas ng paghampas sa mukha ng Endless Treasures Pavilion. Paanong hinayaan na lang ito ng Endless Treasures Pavilion? Sa ilang sandali, si Liu Xianyun ay nababalisa tulad ng isang langgam sa mainit na kawali, pakiramdam na siya ay nasangkot kay Yang Kai. Ang kanyang puso ay napuno ng pagkakasala at gusto lang niyang ilayo si Yang Kai mula rito, mas malayo ang mabuti. Tila naramdaman ang kanyang pagkabalisa at pagkabalisa, inabot ni Yang Kai at pinisil ang kanyang palad, ngumiti sa kanya, at sinabing, "Huwag kang matakot, kaya ni brother." Tumingin si Liu Xianyun sa kanyang matingkad at kumpiyansang ngiti ng may pagkatulala, at sa hindi maipaliwanag na kalagayan, biglang kumalma ang kanyang kalooban. Marshall Peak, Kabanata 2352. Kaya paano kung sinayang ko ang iyong paglilinang? Sinong nangahas na manggulo sa aking Endless Treasures Pavilion? Isang dagendong ang nagmula sa likod na bulwagan habang ang matipunong kalbo na lalaki na nakasugat kay Liu Xianyun bago ay nagmamadaling lumabas. Ang kanyang matayog na katawan ay naglabas ng malakas na mapang api na aura, at ang aura na lumalabas sa kanyang katawan ay napakabangis din. Nang makita ang matipunong lalaking ito na lumabas, ang batang lingkod na binugbog ay tila natagpuan ang kanyang gulugad at sumugod sa kanya, ang kanyang mga kamay ay nakatikip sa kanyang mga pisngi habang siya ay sumisigaw ng malabo. "Deacon Master, kailangan mong itaguyod ang hustisya para sa isang hamak na ito." Pagpasok pa lang ng taong ito, walang habas niyang sinalakay ang hamak na ito. Napakababa ng lakas ng hamak na ito para labanan at lahat ng ngipin niya ay natambo niya. "Tingnan mo ito, tingnan mo, nakakaawa itong hamak na ito." Patuloy siyang umiiyak, at sa pag-agos ng dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, talagang mukha siyang kaawa-awa. Kung alam ito ng isang hindi nakakaalam ng inside story, tiyak na dadamay sila sa kanya. Gayunpaman, hindi gaanong gumamit ng lakas si Yang Kai, kaya kahit na mukhang miserable ang kanyang mga pinsala, hindi naman ito seryoso. Kung hindi, hindi siya magiging masigla. "Naglakas loob kang kumilos ng ligaw sa aking Endless Treasures Pavilion. Boy, ayaw mong mabuhay." Tinitigan ng matipunong kalbo si Yang Kai gamit ang isang pares ng malachite na mga mata at malakas na sumigaw. Sa paglingon niya, nakita niya si Liu Xianyun na nakatayo sa tabi ni Yang Kai at tila may naintindihan, nakangiti ng masama. "Nagtataka ako kung ano ang nangyayari. Nakahanap ka pala ng katulong." Pagkasabi nito, tiningnan niya si Yang Kai ng mapanukso at sinabing, "Bata, hindi alam ng haring ito kung anong mga benepisyo ang ibinigay sa iyo ng babaeng ito para tumayo ka para sa kanya, ngunit nagkamali ka ng maglakas loob na pumunta rito." Gamit ang kanyang kamay, biglang nagsara ang pinto ng Endless Treasures Pavilion at apat na daw Source Realm Cultivator ang sumugod mula sa lahat ng direksyon. Pinalibutan nila si Yang Kai at Liu Xianyun, walang iniwang lugar para makatakas. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay biglang nangyari. Ang magandang mukha ni Liu Xianyun ay namutla sa isang iglap at hindi niya maiwasang sumandal kay Yang Kai, na parang naghahanap ng katiwasayan. Isang kalmadong aura ang nananatili sa dulo ng kanyang ilong. Tumangala si Liu Xianyun kay Yang Kai at nakita ang kanyang walang pakialam na ekspresyon. Parang wala lang sa kanya ang sitwasyon na nasa harapan niya. Naimpluwensyahan niya, biglang kumalma si Liu Xianyun. "Binubuli nila tayo ng mga numero." Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yang Kai habang lumilingon siya sa paligid.
Sa pamamagitan ng kanyang divine sense, nalaman niyang ang apat na Dao Source Realm Cultivator ay pawang first order, at ang matipunong kalbo na lalaki ay isa lamang second order Dao Source Realm Cultivator. Hindi niya alam kung saan sila nakakuha ng lakas ng loob na magsara. Talagang naglakas loob silang isara ang pinto, sinusubukang linlangin ang iba at pananatilihin dito magpakailanman sina Yang Kai at Liu Xian yun. Narinig ang mga salita ni Yang Kai. Ang kalbo ay sumanggot lang ng malamig at malamig na tumingin kay Liu Xian yun, sinabi sa malalim na boses. Wala akong balak na gawin sa iyo, ngunit dahil hindi mo alam kung paano pahalagahan ang aking kabaitan at nagkusa na bumalik, huwag mong sisihin ang haring ito sa pagiging walang awa. Nagkataon lang na kulang sa bedwarmer ang haring ito. Medyo maganda ka rin. Maging kayo. Si Liu Xian yun ay nanginginig sa galit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumisigaw. Sa iyong mga panaginip. Ang walang hiyang lalaking ito ay hindi lamang ninakaw ang kanyang espiritong bulaklak at sinaktan siya, ngunit ngayon ay pinagnanasaan pa niya ang kanyang kagandahan at nais na siya ang magkusa. Paano ito matitiis ni Liu Xian yun? Siya ay isang overlord sa teritoryo ng Great Desolate Star. Bagamat mas mababa ang kanyang status sa Star Boundary, mayroon pa rin siyang respeto sa sarili. Tumanggi ka sa isang toast para lang mapilitan kang uminom ng forfeit. Halatang naiinip ang matipunong kalbo. Nang makitang tinanggihan ni Liu Xian yun ang kanyang alok, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Patayin ang lalaki, iwan ang babae. Buksan ang iyong mga mata at tingnan kung nasaan ka." Ang lakas ng loob niyang pumunta dito at gumawa ng gulo. Ang apat na Dao Source Realm Cultivator na nakapalibot kina Yang Kai at Liu Xian yun ay sabay-sabay na umatake, gamit ang kanilang secret techniques at binobomba si Yang Kai. Punong-puno ng hangin ang hangarin ng pagpatay. Malinaw, hindi nila nilayo na magpigil at handa silang patayin si Yang Kai ayon sa mga tagubilin ng matipunong kalbo. Ang Treasure Trove Pavilion ay may magandang background, kaya ano ang mahalaga kung nakapatay sila ng ilang tao? Maaari lamang nilang sisihin ang maliit na brat na ito dahil sa pagkakaroon ng mga mata ngunit hindi nakakakita at ng ahas na gumawa ng gulo dito. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ng apat na may mali. Sa sandaling lumipat sila, ang buong espasyo ng Treasure Trove Pavilion ay biglang naging mabigat, at isang hindi maipaliwanag na puwersa ang pumuno sa kanilang paligid, na nagparamdam sa kanila na parang nahulog sila sa isang latian, kaya nahihirapan silang gumalaw. Ang apat ay pawang mga cultivator ng Dao Source Realm, at bagamat hindi sila masyadong malakas, dahil nakarating na sila sa kaharian na ito, mayroon silang kaunting pag-unawa sa principal strength. Agad nilang napagtanto na ang puwersang ito ay nakaapekto sa kanilang mga galaw, na nagpaparamdam sa kanila na para silang pinipigilan ng isang bundok, na ginagawang hindi sila makahinga, at maging mahirap para sa kanila na iikot ang kanilang source chi. Malinaw, ito ay isang napakalalim na principal strength. Ang mga mukha ng apat ay nagbago ng husto habang itinulak nila ang kanilang lakas ng buong lakas, sinusubukang kumawala, ngunit hindi gaanong nagtagumpay. Ngumisi si Yang Kai at naglabas ng golden blood thread. Sa isang iglap, isang gintong liwanag ang kumikislap at bumaril sa apat. Chi-chi-chi-chi. Pagkatapos ng kakaibang tunog, nawala ang gininto ang liwanag, at ang principal strength na pumuno sa Treasure Trove Pavilion ay sabay ding nawala. Gayunpaman, ang apat na Dao Source Realm Masters na sumalakay kay Yang Kai ay nakatayong tulala, na parabang sila ay hindi makagalaw, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at kawalang paniwala. Makalipas ang ilang sandali, biglang bumagsak ang katawan ng isang tao, na parabang hiniwasa hindi mabilang na piraso, nagkalat sa lupa. Damalay ang dugo at mga sirang laman loob sa buong lupa. Huwalala! Nabasag din ang tatlo, at sa isang iglap, isang nakakasukang amoy ng dugo ang napuno ng hangin. Ah! Halatang hindi inaasahan ng kalbong lalaki na magiging ganito kabisyo si Yang Kai. Naisip niya na si Liu Xian yun ay isa lamang First Order Dao Source Realm Cultivator at ang mga katulong na nahanap niya ay hindi gaanong mapapakinabangan, kaya hindi niya binalak na kumilos mismo. Pero ngayon, alam na niyang mali siya. Iyon ay apat na First Order Dao Source Realm Cultivator, at napakahirap para sa Treasure Trove Pavilion na linangin sila, ngunit lahat sila ay napatay sa isang paghaharap. Paanong ang antas ng lakas na ito ay isang bagay na maaari niyang labanan? Mas malala pa ang manservant. Siya ay nakatayo sa tabi ng kalbong lalaki, sinusubukan na takutin siya, at nais na makita ang eksena ng pagpatay kay Yang Kai upang mailabas ang kanyang galit, ngunit nang makita niyang ang resulta ay ibang-iba sa inaasahan niya, ang kanyang mga mata ay umikot pabalik at diretso siyang nahimate. Ikaw. Naglakas loob kang pumatay ng mga tao sa Treasure Trove Pavilion. Namutla ang mukha ng kalbo. Matapos mapagtanto na talagang hindi siya ang kalaban ni Yang Kai, naging malamig ang kanyang dugo, at wala na sa kanya ang kaiabangan na mayroon siya ngayon. Anong biro, gusto nila akong patayin, kaya syempre kailangan ko silang patayin. Ngumisi si Yang Kai, matalim na tinitigan ang kalbong lalaki, at malamig na sinabi. Ngayon, ikaw na, sa sandaling marinig ito ng kalbo, alam niyang hindi maganda ang sitwasyon.
Bigla siyang gumawa ng kilos, at ang buong katawan niya ay natatakpan ng isang layer ng pulang ilaw ng dugo. Kasabay nito ang pagluwa ng subo ng dugo. Kung titingnan ang kanyang postere, tila gumamit siya ng isang uri ng Blood Essence Burning Mystic Technique. Ang kanyang katawan ay lumipad pabalik na parang palaso, sinusubukang tumakas mula sa lugar na ito. Sabay sigaw, "Punong shopkeeper, sagipin mo ako." Kahit na dumating ang langit, hindi kanila maililigtas. Malamig na bam antong hininga si Yang Kai. Malinaw na nakatayo siya sa kinatatayuan, ngunit sa isang kisap mata, nakarating na siya sa harap ng kalbong lalaki, damaikit ang buong katawan sa kanya, malamig at mabangis ang mga mata. Natakot ang kalbo sa kanyang talino. Kahit na sa kanyang second order Dao Source Realm Cultivation, hindi niya makita kung paano tumalon si Yang Kai sa kanyang harapan. Lalo niyang naiintindihan ang agwat sa pagitan nila ni Yang Kai, at ang kanyang mukha ay hindi maiwasang mamula. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa hindi niya pagsisiyasat sa partikular na cultivation ni Yang Kai bago kumilos ng walang ingat. Ngayong tuluyan na niyang nagalit ang kabilang partido, natakot siya na mawalan siya ng buhay. "Tumigil ka." Isang sigaw ang biglang dumating mula sa likuran, na sinundan ng pinakamataas na aura ng Dao Source Realm na sumugod kay Yang Kai upang sugpuin siya. Sa susunod na sandali, isang matandang lalaki na may puting buhok at balbas ang lumitaw sa harap ni Yang Kai. Tila sumugod siya mula sa likurang bulwagan, marahil ay narinig niya ang paghingi ng tulong ng kalbo. Bago siya dumating, inabot na ng matandang lalaki ang ulo ni Yang Kai, na may intensyon na kabkuban si Yang Kai para iligtas siya. Tuwang-tuwa ang mukha ng kalbo, at lalo pang sumigaw ng, "Punong shopkeeper, sagipin mo ako." Naisip niya na dahil personal na lumabas ang punong shopkeeper, magiging ligtas na siya. Ang punong shopkeeper ay isang Peak Dao Source Realm Cultivator, at bagamat napakalakas ng binatang ito na nagdudulot ng gulo, tiyak na hindi siya Emperor Realm Master. Ito ay isang bagay na maaari niyang maramdaman. Sa lakas ng punong shopkeeper, siguradong maliligtas niya ito. Silyapan ni Yang Kai ang matanda ng may pag-aalipusta, at iwinagayway lamang ang kanyang kamay sa hangin, nagpadala ng isang solidong print ng palad na lumilipad palabas upang salubungin ang palad ng matanda. Sabay abot ng isa pang kamay at marahang ipinatong sa dibdib ng kalbo. Biglang nagbago ang mukha ng kalbong lalaki, at ang orihinal na masaya niyang mood ay biglang naging malamig, habang siya ay nagtatanong ng takot na takot. "Anong ginagawa mo?" Bago siya matapos magsalita, naramdaman niya ang marahas na pag-akyat ng source chi sa kanyang katawan, na parabang isang matalim na talim ang tumatama sa kanyang mga meridian at walang habas na sinisira ang kanyang dantian. Ang sakit sa puso ay hindi niya matiis, at ibinukan niya ang kanyang bibig para sumigaw sa sakit. "Hong!" Sa malakas na tunog, nagbanggaan ang kamay ni Yang Kai at ang palad ng matanda. Hiniram ni Yang Kai ang lakas ng banggaan at bahagyang umatras, lumapag sa tabi ni Liu Xian Yun na may kalmadong tingin sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, ang mukha ng matanda ay hindi maiwasang magbago matapos maramdaman ang kapangyarihan ni Yang Kai. Ilang beses niyang binago ang postere ng kanyang kamay bago niya niresolbo ang puwersa, at pagkalapag sa lupa, napaatras siya ng ilang hakbang. Sa isang kalabog, lumapag ang kalbong lalaki sa kanyang paanan. Ubo-ubo. Ang kalbo na lalaki ay umubo ng ilang beses nang nahihirapan, lumuwa ng isang bibig ng dugo, at pagkatapos ay ang kanyang mukha ay namula habang nakatitig kay Yang Kai na may walang katulad na sama ng loob. "Naglakas loob ka bang pilayin ang aking cultivation?" Sa sandaling ito, ang kanyang mga meridian ay nawasak, ang kanyang dantian ay nabasag, at ang kanyang paglilinang ay ganap na nawala. Bagaman ang gayong pinsala ay hindi magagamot, kinakailangan na makahanap ng ilang napakahalagang mga table tasks. Hindi banggitin na ang mga bagay na ito ay imposibleng mahanap, kahit na sila, wala siyang kakayahang bilhin ang mga ito. "Naglakas loob kang sakta ng junior sister ko, kaya anong kakaiba sa pagpilayan ng iyong cultivation?" Tiningnan siya ni Yang Kai na parabang tulala. "Bakit hindi mo ako patayin?" Umungol ang kalbo, ngumisi si Yang Kai. "Hindi ba ang pagpatay sa iyo ay napakadali mong palayain?" Lalong namutla ang mukha ng kalbo. Alam niyang tama si Yang Kai. Ang pagpatay sa kanya ay magiging kaganhawahan para sa kanya, ngunit ang pagpilayan sa kanyang paglilinang ay ang pinakamalupit na parusa para sa sinumang cultivator.